Beautiful weather. Ayan yung araw. Sikat ng araw. Ayan. So, che-check natin yung ating garden ngayon. Kasi summer na. Ang ganda ng sikat ng araw, guys. Oh. Ayan. Check natin yung aking garden. Ayan, buhay pa rin. Matibay yung net na to. Matibay siya. So, ayan, dumadami na yung aking kamote. Ayan yung kamote ko, guys. Buhay na, bubuhay na sila. Kasi ito, binili ko lang to. Tapos ito yung dati ko na kamote. Nakalagay sa paso yan. So, itrinansfer ko siya dyan. Para mabubuhay na siya or dadami na siya. So, ito binili ko sa market. So, ito dami na rin. Tanggalin natin yung old na. Ayan, marami na siyang mga maliliit na talbos. Yan. So, dadami na yan siya. Mabilis lang yan dumami. So, ito yung nilagay ko sa ano ko to eh. May tubig. Nilagay ko sa loob para may seedlings ako. Gusto ko kasi ito. Masarap tong ano na to. Ulam na yan. Masarap na ulam. Yan. Mga ilang weeks lang yan. Wala pang isang buwan. Marami ng ano yan. Mga dahon-dahon. Ito. Masarap din tong kamote na to. Ito. Favorite ko rin yan. Yan. Dadami na. Makakatikim na naman tayo ng fresh food. Fresh vegetables. Yan. Ang cute to. Ito pa, meron pa dito. Yan, sa gitna lang namin nilagay. Yan, kasi may ano naman ni eh. Dadami pa to. Mga, hindi magtagal, madami pa, madami na yan. Dadami na yan. Mabilis lang dumami. Oh, meron pa akong spinach. Dalawa lang binili ko. Yan, dalawang seedlings. Kailangan ko lagyan na ng ano yan. Akyatan niya. So ito, dati ko pa. Buhay na to nung winter. Kaya lang, binawasan ko kasi naging old na siya eh. Ano ba tawag nito? Yung pang... Alimutan ko na ng pangalan nito. Anong pangalan nito, guys? Comment nyo nga, nakalimutan ko na. So, ayan. Ito, nagre-recover pa. Under in recovery pa mga to. Yan. Cucumber to, guys. Cucumber. Yan, cucumber siya. Yan. Under in recovery. Pero nakaka-recover. Yung iba, ayan. Diyan lang sa gitna kasi lalagyan ko ng pantayo sa gitna para isahan lang. Kasi ito, kinain nga yung isa dito. Ay, pinalitan siya. Kasi yun yung mga peas. Yung tatlo na yan, peas siya, peas. Yan, tingnan natin kung mabubuhay mga yan. Kasi, stage of recovery pa sila. Yan siya. So, nasa bed naman yan. Ito, ayan, okay na sila. Ito, naputol nga to eh. So, ayan, okay na. So, ito, okay na rin. Mabubuhay na to kasi malaki na to eh. Ayan. So, nilalagyan ko ng, pinagkatan ko ng grass ito guys, sa labas. Parang napapansin ko, kasi matagal ko ng last time ginagawa ko to. Hindi pa basta-basta tubuan ng mga ganito.
control ang pagtubo ng mga damo. Pag meron tayong parang yung pinagkatan ng grass, ilalagay natin dito sa ating gulayan. So ayan, magdadagdag pa ako, magkakat pa ako ng grass sa labas kasi madamo, maluwag naman yung bakuran. So ito yung mahaba, yung hindi ganong mahaba na ano, yung parang hindi naman siya string beans, pero hindi siya ganong mahaba na string beans. Yan o, buhay na siya. Ito maliit to. Yan, malaki siya. Ito malaki. Ito pa. Yung aking palakol. Ito pa. Yan. Another one. Oh! May ano na guys oh. May flower na. Ito. Nag-flower na. Yan, kung hawakan baka mahulog ba siya. Ayan, may flower. Tapos ito, tinanim ko lang, bago lang. Mga, nung ilang, tatlong araw pa lang to, kaya maliit pa to. Onion to, onion, maliit. Ang onion siya. Dalawa, piraso lang. Di naman natin kailangan maraming onions. Tapos ito. Ayan. Tapos ito, meron na rin siyang flower. Ayan, tas yung ito, lemongrass ko. Matagal na to, hindi naman namatay nung winter. Nung medyo nagganito lang siya, pinatay ko. Ayan. So ayan, ito, dalawa na ang may flower. So ito. Ito, hindi basta namamatay ito eh. Yan, ang laki-laki na. Ang dami. Kalimutan ko na ang pangalan nito. Mahirap mamatay ito. Buhay na buhay siya lagi. Maliit lang to, tapos dumami siya ng ganyan na. Nung winter. Tapos ito, yung aking succulents. Nung wala kasing ano dyan, laman. Kasi winter, hindi nabubuhay ang mga ating gulay yan. Kaya succulents muna, 'di ba? Ay, hindi na natanggal. Dumami na tuloy ng todo. Meron pa isa dito. Ayan. Succulents. Kasi ito yung aking sili. Ang dami na, daming flower na. Yan, hindi rin namatay. Ayun oh, matigas na kasi yung puno na yan, eh. Malaki-laki na siya. Yan oh, malaki siya. Simula nung ilang buwan na, 6 months. Nagkuha kami ng mga pangpa-anghang dito na sili. Meron pa konti. Ngayon magbubunga na naman. O di abutin na naman namin. Meron na naman kaming siling maanghang na organic. Mahal kasi ang organic dito guys. Anyway, kahit saan, mahal ang organic vegetables. So ayan yung aking ampalaya. Nag-iisang ampalaya ha. Tapos, prepare na yung akyatan niya. Yan. Yan naman yung dati ko noon, guys. So, dyan ko rin inilagay. So, yung aking talong. Malalaki na. Ang bilis. Wala pang 2 weeks, guys. Yan. Yan, kaka-recover na sila. Buti hindi kinain ng mga islag. Daming nangangain ng mga islag. Ayan siya. So, ayan. May mga talong na. Ayan. See? Malaki na. Malaki na yung ating talong. Kakatuwa. Pag mamunga ang ating, ang sarap magtanim. Ito, itatanim ko rin to. Hindi ko alam saan ko na ilalagay ito eh. Cherry tomato to. So, ito. May ano na to, itong kamatis. Yan siya guys. May flower na siya. Yun, yellow. To, tapos ang dami pang mga ano na. Ewan ko ano yan. Mga flower din siguro. So, ayan. Naglalagay din ako guys. Pero gusto ko pa dagdagan pa kasi para
parang napapansin ko, healthy yung ating mga halaman pag may ganito. Kasi parang mag-stay sila ng malamig. Hindi sobrang naiinitan yung lupa. Ayan, meron na rin siya. Oh. Ayan. O, diba? Meron na rin doon. Ito, meron na rin yung isa. Apat lang yung heirloom tomato. Malalaking tomato to. So, ayan. Apat lang. Meron pa to. Tatalim pa ako. So, ayan guys. That's it. Yung aking pananim ngayon. Medyo control. Kasi di natin alam kung mamumunga. At saka pangit pag dikit-dikit yung mga insekto, magbabahay sila. Dati, ang daming mga insekto yung aking mga kamote. Kaya, ganyan lang siya. Okay, guys. That's all ang aking garden. Bye, guys. Thank you for watching.